Nanganganak ka na ba? Di nga. Hola, mamas and papas. Welcome to our channel. Kamusta na kayo dyan? Today, we have an exciting episode again. Ito ay tungkol sa labor. All about labor. We will talk about yung signs, kung ano ang dapat nyong abangan o i-observe kung malapit na kayong manganak. Kaya keep on watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, kindly hit that subscribe button. And of course, hit the notification bell para you'll be notified if I'll upload new videos. I think he's sleeping. Fun fact muna tayo ha, before we proceed sa next natin na pag-uusapan. Alam niyo ba na konti lang yung nagle-labor sa due date mismo? Oh, no. Palaging either 1 week before due or 1 to 2 weeks after ng due. Interesting, no? Etong labor ay may 3 stages siya at iisa-isahin natin itong mga stages na to. Number 1, yung stage 1, ito yung longest stage. Dito lahat ng pasakit hanggang sa maging fully dilated ka na or bumukas na yung cervix mo hanggang 10 cm. Yeah, naglalast itong labor na to 6 to 36 hours, hindi rin definite ha, can be shorter, can be longer. Sa mga first time mommy, unpredictable. Oh no! Hindi natin alam kung hanggang kailan or ilang hours mangyayari to. And dito rin tayo magfo-focus mismo sa stage 1 sa buong topic natin kasi dito yung labor lahat eh. Dito nangyayari yung mga labor. Yung stage 2 is the pushing stage or birth of your baby. Nagbibigyan siya pag fully dilated ka na to 10 cm tapos yung baby's head moves down out of the uterus and into the birth canal. Dito rin nangyayari yung crowning or yung tinatawag na ring of fire. Yes. Intense. Ito yung baby's head becomes visible na sa birth canal. Nakikita na ng mga doktor. Kaya ito, alam mo sabi ng OB ko nga pala ha. Ito rin yung parang pinaka best time. Mararamdaman every time magpapaanak siya. Kasi napaka beautiful daw na nakikita na tong ring of fire or crowning ng baby. Iba daw talaga yung feeling na nararamdaman yung fulfilling effect na nagagawa nitong time na to. Ito can take few minutes to hour or of course depende rin longer, pwedeng longer din sa mga first time mommy. Yung stage 3 naman, ito yung placenta delivery. This would be less painful. Ako hindi ko nga naramdaman na dineliver ko yung placenta ko kasi yung attention natin, kaya hindi na ito masyadong mararamdaman, yung attention natin diverted na sa baby, especially if we're practicing yung unang yakap na diretso paglabas ni baby, lagay ka agad sa'yo. Di mo na ma-feel na umiiri ka, nagko-contract ka pa pala, tapos iniiri mo pa pala yung placenta mo. Ganon ka. Satisfying yung moment na kasama mo na yung baby mo for the first time in your arms. Those are 3 stages of labor. And as I mentioned, that we'll focus on stage 1 lamang. And yung stage 1 can be divided into 2, merong tinatawag na early or latent labor at meron ding active labor. Now, we are here na sa mga signs ng labor. Number 1 is bloody show or passing of mucus plug. Usually, nangyayari to sa early stage ng labor. Etong mucus plug is a collection of protective mucus in our cervical canal. Kumbaga kasi, itong mucus plug na to nag-a-act as a barrier against bacteria and also infection na pwedeng pumasok sa uterus kung saan nandun si baby. Itong mucus plug is created once the fertilization occur. What it looks like? Kasi maraming nako-confuse, including I myself before, kung ano ba itong itsura ng mucus plug na to. Basically, itong mucus plug is a jelly-like, pinkish, o kaya, clear na jelly siya na type. Minsan, brownish naman na
makukuha mo siya pag nagpahid ka ng tissue. Ganon siya. Ganon yung itsura niya. I-attach ko yung picture ko para makita. Yung sa akin, brownish na lumabas yung sa akin. Yung mucus plug ko, brownish. Generally, pag lumabas na yung mucus plug mo, is magsa-start ka na mag-dilate. Pero hindi ito lang ang dapat bantayan na sign para sabihin mga nganak na kailangan may iba pang sign. Kasi merong iba na yung mucus plug nila. Lumabas na yung mucus plug nila, pero weeks pa ang hihintayin bago sila manganak. Second sign na nagle-labor ka na is cramps and lower back pain. At eto, this can happen sa both sa early stage ng labor at sa active labor. Eto. A baby. This feels like strong menstrual cramps. At sa active labor naman, ano na siya, yung cramps siya na hindi mo mawala kahit anong posisyon gawin mo. Parang matatanggal na yung balakang mo. Doon yun sa active na labor. Third sign na nagle-labor ka na is water breaking or rupture ng iyong amniotic membrane or fluid. Alamin muna natin kung ano ibig sabihin itong amniotic fluid. It is the warm fluid cushion that protects and supports your baby as they grow inside your womb. Mm-hmm. Your water may break during early or active labor. So either or, pwede siyang mangyari. And if in case nangyari siya sa early labor ninyo, usually pag early labor nasa bahay ka pa, wala ka pa sa hospital. If it happens at home, make sure to take note of the amount, of course, estimated amount, kung gaano kadami yung water, how it looks like, kung ano ba yung kulay niya, clear, pinkish, brownish, greenish. You have to take note of those. And of course, yung time as well. And tell your OB-GYN or the nurse once you get to the hospital. Kasi kailangan nila man yung mga ganong mga information. And of course, before you head to the hospital, if you're at home, wear maternity napkin. Para prepared ka kasi tatagas-tagas pa yan. Minsan, ang pag-break ng water natin is diretsyohang bulwak. Hindi ganon kadami ha. Like what happened with my sister. Ano siya, nakaupo lang siya, biglang may bumagsak. Water niya na yon. Minsan naman, pakonti-konting tagas lang na hindi mo siya mapipigilan. Parang, ano, wala kang control sa tagas na yon. Ganon siya, ganon yung feeling ng amniotic fluid pag nabasag na yung water mo. Yung sa akin, nangyari sa akin yun when I was having my active labor. Pinkish, mainit-init siya na tumatagas. Hindi mo talaga siya mapipigil kasi uncontrollable siya. And generally, odorless to. Pero pag may amoy siya, it means may infection. And with the color naman, clear siya or pinkish. Na ganun yung itsura niya. Yun yung mga normal na mga water natin o yung amniotic fluid natin. Ibig sabihin nun, pag nabasag na yung water mo, pa-labor ka na. And if in case hindi ka nag-labor agad, malamang mauuwi ka sa induce. Kasi habang tumatagal na natatagas yung tubig mo, tumataas din yung risk ng infection para kay baby. Take note ha, hindi lahat ng nagle-labor nababasag or nabe-break yung amniotic fluid or yung water. Kasi marami rin mga times na nangyari na yung OB, yung doktor or yung midwife yung bumubutas dun sa panganakan na sa hospital or sa lying in. Last and final sign ng labor sa listahan ko ay yung contractions. Yung contraction is tightening of the muscle of the uterus. Pag umaatake itong contraction na to, naninigas yung tiyan mo na may kasamang pananakit ng puson, ng likod, at may ngalay sa pelvis. Huwag tayo mag-confuse sa false labor or tinatawag na Braxton Hicks compare sa true labor, kahit convincing pa yung false labor na yan. Tandaan na pag true labor na siya, meron siyang regular interval patterns versus sa false labor na irregular siya na umaatake tapos hindi mo alam kung kailan babalik ulit.
I searched characteristics of true labor contractions so we can distinguish yung mga true labor at hindi tayo ma-confuse. Number one na dapat bantayan para masabing true labor is yung back pain at continuous contractions. Ito yung contraction na kahit anong gawin mo, hindi nagla-lighten up, kahit anong position mo, andyan pa rin siya. Sabi nga ng sister ko, pag matatanggal na yung balakang mo sa sakit, eh nagla-labor ka na. Second, masasabi mong true labor na siya pag yung contraction, nag-i-increase na siya ng frequency, duration, and strength. Ibig sabihin nun, may sinusunod na siyang pattern, pasakit na ng pasakit, pahaba na ng pahaba yung pasakit, yes. Konti na lang pahinga mo, atake na naman siya. Ganun, parang umiikot na siya in a cycle. Ibig sabihin, nagla-labor ka na nga. Sa mga first time, mahirap to intindihin kasi hindi ko rin to talaga magets dati. Kaya ang ginawa ko noon, sinulat ko yung time na aatake siya, tapos yung hihinto siya, tapos sinusulat ko rin yung time na wala siya, kung kailan siya aatake ulit, para makuha ko yung interval niya, yung duration niya, para malaman ko. Pero, of course, nagawa ko lang yun nung hindi pa ganun kasakit, nung kaya ko pang humawak ng phone. Finally, true labor contractions can cause cervical change. Yes, ito lang yung definite sign na masasabi mo manganganak ka na. And dito malalaman kasi ng nurse or doctor through IE or internal exam kung dilated ka na. So pag dilated ka na, ibig sabihin manganganak ka na or malapit ka na manganak. At yun na nga yung mga signs na dapat nating i-observe pag feeling mo manganganak ka na, pag tingin mo nagli-labor ka na. And all those that I mentioned, wala siyang right order. Pwedeng mauna yung water, pwedeng mauna bloody show, pwedeng mauna yung contractions, lower back pain. Ito naman sinasabi, lahat tayo dadaan sa ganung hirap. Merong mga pinagpalang mga babae na hindi na dumanas ng ganung katagal na labor. Some of them ay hindi talaga nag-labor, nanganak agad. Lucky them. Pero generally, kailangan natin itong paghandaan. Kasi I believe ha na makukonquer natin itong fear na to pag inaccept natin yung fact na masakit talaga itong labor at panganganak. We have to be ready. Kasi nakakadagdag yun ng confidence, nakakadagdag yun ng feeling of security pag ready tayo, pag alam natin ang gagawin sa time na magli-labor tayo at manganganak na tayo. Before I end this episode, share ko lang yung order na nangyari sa akin nung time na nanganak ako. Yung first na nangyari sa akin, bloody show, mucus plug na lumabas na. And then second, early labor. Pagkatapos noon, nag-active labor muna ako, tapos na break yung water ko, sa hospital na. Dire-diretso yung active labor na sobrang sakit na lahat-lahat. After noon, nalala na ako sa delivery room. Tapos nabas na si baby in the morning. Thank you guys so much for being with me in this video. I hope you learned something. Kahit konti lang. Sana may natutunan kayo kahit papano. I hope you consider subscribing and pakihit na rin ang notification bell para naman updated kayo palagi.